Sabi mo, Senador, na sabi shit happened. Sino yun? Are you referring to? Yung po yung nabanggit ni Senator Go nung namatay si Micah. So, Senator Go? Sorry. Senator? My apologies. Senator Bato? De La Rosa. Oh, sige, as a matter of right, the Senator can react if he wants to. Yes, Mr. Chair, thank you. I just would like to put in context. Paano ko sinabing shit happens? Indeed, I said that. Shit happens. Because sa amin sa police, sa military, during operations, when you don't have complete control of the operational environment, you expect shit happens. Yun nga, nangyari nga. Namatay yung bata, tinamaan yung bata. Talagang, for me, for us, shit happens. Nangyari yun. So what's the fuss? What's the fuss about blaming ourselves for... Sinabi ko, talaga nangyari. Hindi perfect yung operation. Hindi mo kontrolado ang environment. May tinamaan na bata. So anong tawag ko dyan? Perfection happens? There's no perfect operations. Sometimes shit happens. That's what I say that. But that does not mean to degrade the soul, the departed soul of that child na namatay. Ang problema lang sa inyo, Father, you are trying to capitalize my words para for propaganda purposes. That's very bad, Father. Masama po yan. Huwag niyong gamitin, you do not take the word out of context para i-propagandize yung isang issue. Ako, sinabi ko shit happens because I'm blaming myself as the chief PNP. Nangyari yung nang hindi dapat nangyari, namatay yung bata, tinamaan. Really, shit happens. Pero, when the media presented it, when the media articulated it in their papers, wow, iba na. Bato is demonyo na. Na yung bata parang masaya pa dahil lang namatay yung bata. Mali po yun, Mr. Chair. So, matanong ko lang si Father, when you said that you used drugs for 15 years, ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po. At bago pa mag-shabu. Pare ka na noon? Siyempre, hindi pa ho. Hindi ka pa pare? Natural po. So, 15 years. How old ka nag-start gumamit na shabu? Father, ako sagutin niyo. Ako sagutin niyo. Mr. Chair, simula po ako ng 16. 16? Opo. 16 plus 15, that's 31. Kailan ka naging pare? 2006. How old were you? 2006? 31 ho. 31? So meaning, nasa loob ka pa ng seminaryo, gumagamit ka na siya mo? Meron po akong tinatawag na relapse, Mr. Chair. Relapse? Grabe yan. That's good. I congratulate you for reforming your life. Salamat and being po. A good example. I congratulate you. You are a good example to this community. Salamat po, Mr. Chair. Pero hindi po ako gumagawa at nagfa-fabricate o pinapalobo. When you said that you do not intend to hurt the feelings of the bereaved, by the word itself, you already did. Salamat po, Mr. Chair. Well, depende sa inyo yan. That's subjective, Mr. Chair. Sa akin, when I see shit happens, that's for us to blame ourselves. That shit happens. That is not intended for the people or the victim. Can we contextualize? Aminado naman si Senator Bato, konektado ito sa 1 year old na namatay kaya kayo napasalitang shit happens. Yes, Mr. Can Chair. We, ilan? Mr. Chair, 3 year old. 3 years old daw. Na nangangarap ding okay. Maging police. Yeah. Sige, Father, ikaw familiar sa what happened doon sa 3 years old na namatay? Sige nga, so that we will see the... Sa pagkaalala ko po ay ito po ay isang police operation at ang hinuhuli nila yung anak, ay yung tatay, at dahil dito ay nadamay po yung anak. Ano? Nadamay yung anak at namatay yung anak. I wouldn't want to give any... Saan po yun? I wouldn't want to give okay, any... Place and then date, and then sa incidenting yun, yung 3 years old lang ang namatay? Kasama po yung ama, Mr. Chair. Kasama ang ama, that is the context, ha? Yan yung context, ha, na nangyari ito. Yes, Mr. Chair, wala naman talagang pulis gustong pumatay ng bata.
Kaya nga sabi ko kasi it happens. Tinamaan yung bata sa crossfire. Kaya nga, nangyari yun. Father, Father, sa investigation ninyo, official police operation yon na confirmed na ninyo sa HQ? It was po. Kaya okay, may mga pangalan ng operatives? I think meron po, Mr. Chair. And ayaw kasi mag-appear po nung... Paki-organize na lang po yung data kasi isa na yan sa napag-usapan natin ngayon. Eh. We are interested in that police operation na may 3-year-old na namatay. Yes, kasama po ng kanyang papa siguro, papa? Yes, kasama po. Papa. Oh, sige. Mr. Chair, na-autopsy rin po ni Dr. Raquel Fortun ang bata. So she can objectively provide the truth in this committee. Salamat po. Yeah, Mr. Chair. Another question. Yung inimbestigahan ninyo, Father, ng mga kaso, marami yun, sinabi mo. And you have evidences. Meron kayong proof na sabi mo nga, binalian ng kamot. Sabi mo, may mga revolver na paulit-ulit na ginagamit as a exhibit. Then, sa haba ng panahon, Father, ilan na pong kaso na file ninyo pertaining to those cases that you have investigated? Ilan na pong kaso na file ninyo? Can I respond, Mr. Chair? Respond to the best of your ability. Okay. Pero hindi naman, I don't think it's responsibility ninyo to file the cases. Eh. Pero yeah, just... Precisely. The Mr. Chair, but since concern siya, advocacy niya yan, he should see to it that justice must be served to these victims. Hindi po ba mas responsibility ng polis yan? Responsibility nga ng polis, Mr. Chair, pero sila nag-imbestiga, he's provided. Otherwise, kung hindi siya tumulong para mapile yung kaso na yan, halata ng ginagawa niya, puro propaganda. Nagpo-propaganda lang siya. Nagsasabi siyang ganun. Hindi pala siya interested na makuha ang hustisya. Hindi niya pinaloob sa polis kung nakasuhan na itong mga gago na ito. Because I, for one, I want justice to be served. Lalong-lalo na yung mga inosente na pinatay. Dapat talaga, Father. Baka mas pwede pa akong maging pare kung tutuusin. Kasi gusto ko talaga, kung if I have the goods, I have the evidence, as you showed that a while ago, bali-bali na, halatang binugbog muna bago pinatay eh. Di ba? So you showed the pinaluap mo sana yun, napail yung kaso. Kung hindi mo pinaluap, well, masasabi ko hanggang propaganda ka lang, Father. Mr. Thank Chair. You, Mr. Chair. Good, good. Mr. Chair. Senator Risa wants to interject something. Sige, brief, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. Brief interjection lang. May expression kanina na what's the fuss? I think dahil lahat tayo, lahat around the table, ayaw nga natin na may nangyayaring ganito na may batang nako-crossfire. And a good number of us, ayaw din natin ang buong sitwasyong ito na nagkaroon ng EJ case, nagkaroon ng war on drugs. And secondly, Mr. Chair, for the record, ilang beses na rin nagkaroon ng pagdududa sa motibo ni Father Flavi sa pagharap sa ating komite. I think na he doesn't deserve that dahil pinepresume po ng ating komite na all our resource persons humaharap sa atin in good faith. So kung maaari ko lang i-make of record yan, Mr. Chair, na buong loob akong nananalig sa good faith ni Father Flavi sa pagharap sa atin at pagpresenta nung karanasan at ebidensya na meron ang Project Paghilom. For the record, Mr. Chair. Father, you don't mind being asked these hard questions naman, di ba? No, except that I... Okay, answer to the best of your ability. Salamat po. And Mr. Chair, I would like to acknowledge the intervention of Senator Riza. Hindi po uso at hindi po nasa bokabularyo ko ang pag-bloat ng katotohanan at pagpapropaganda. Ito po ay ginawa ko sapagkat bago pa magkaroon ng patayan sa nagdaang administrasyon, meron na tayong isang lugar kung saan tinatawag na Kalinga, nagpapaligo, nagpapaaral, at meron pa ngang unrise ang mga homeless. 2015. But when 2016 started and came in, dahil ang pinatay mostly are breadwinners, I was already thinking in advance na ang mga naiwan na pamilya kapag hindi natulungan dahil breadwinners ang namatay, they will also end up in the streets. So to address that issue,
we created Program Pag-ilom to help provide the core competence of psycho-spiritual interventions. Yun po ang hugis ng hustisya na nais namin ipaabot. Let us take note that justice has different facades. Isa lang po ang korte, o ultimate ang korte. But being able to rise up in the morning para magtrabaho, ang anak kahit kandila magsulat at mag-aral mabuti, para sa akin, katarungan na po yun. Hugis po ng katarungan yun. Now, to address the cases, there are cases that are being addressed. There are cases that have fallen into our hands and they are ongoing. Mm-hmm. I will not outline it here, but submit the records. Second, if there are really cases of Dalaban, let me now throw this question. Diba ho?